Ma'am, ganito po. Sabi po niya is willing po siyang makipag-settle sa inyo. Or nasan po ba kayo ngayon, ma'am? Sa Saudi po. Si Kuya Leandro. Isabella po, ma'am. Ganito, ma'am. Kayo po ay willing naman po makipag-ayos sa kanya, no? Opo, ma'am. Mas gusto ko po yung makita ko po, makita ng tao na humingi sila at aminin nila yung pagkakamali nila sa okay. Akin. Kuya Leandro? Opo, ma'am. Sir Leandro, ganito ha. Willing ka namang humingi ng tawad kay Mrs. ano? Opo. Gusto naman ni Idol Rafi, syempre magpapasko. Magkapatawaran na kayo. Since alam mo naman, Sir Leandro, na ikaw ay medyo sumablay ka dito kay Mrs., ikaw na ang mag-initiate ng paghingi ng sorry. Opo. Jenny, gusto ko sana patawarin mo na ako. Kung ano man yung pagkasama ni na nagawa ko, sana mapatawad mo ako. Sana noon mo painisip yan simulat sa pool. Ako yung dinahado mo Ako yung nagpahiya sa lahat. Alam mo kung anong pahiya ang ginawa niyo sa akin. Sobra. Oo, Leyan, inaamin ko sa'yo. Hindi ako malinis na tao. Gumawa ka ng ganyan pinatulan ko. Dahil sabog na sabog ang isip ko sa time na yun. Hindi ako magsisinungaling. Sabihin ko ang totoo. Inaamin ko, meron akong naging boyfriend sa chat. Dahil sa sakit ng loob ko, ang ginawa ko, gusto ko lang i-prove lang sana sa'yo. Alam kong mali yun. Gusto ko lang i-prove sa'yo kasi ang bigat ng ginawa mo sa akin. Simulat sa pool, alam mo yan. Nagsakripisyo ako. Sobrang sakripisyo ang binigay ko sa'yo. Simulat pagsama natin, hindi ako nagpapakain. Tapos ganun lang yung mga chinachat mo sa akin. Lahat obligasyon ko sa mga anak ko. May sustento. Wala, di ba? Alam mo sa sarili mo yan. Ilang taon ako naghihirap dito. Gusto ko nang umuwi sa totoo lang. Ay, nahihirapan na ako. Pagod na ako. Hindi ako pwede umuwi dahil meron tayong mga anak. Hindi mo inisip yun. May mga anak tayo. Tapos ganyan ang ginagawa mo sa akin. Panay paninira. Alam mo, sa una na ikaw yung gumawa ng kalokohan. Wala kayong ebidensya sa akin na nakasama ko ang lalaki. Mga anak mo, nakakaawa sila, nadadamay sila, hindi mo inisip yun. Ganun-ganun pa yung mga chinachat mo sa bata. Saan yung mga konsensya ninyo? Dapat noon pa ninyo ang ginawa. Yan pag hindi pa tayo umabot dito, yan, nakikinig kayo sa mga chismis. Babait ako, alam mo yan lahat. Kahit anong ginawa nila sa akin, ang hinihiling nila sa'yo tuwing Pasko. Gusto ka nila makita. Hindi ko nagpakita, di ba? Kung tayo ano, ganito, ano ba gusto nyo mangyari? Humihingi ako ng sustento sa inyo. Pag wala pa ang nabagyong bahay, okay. Wala, hindi pa kayo magbibigay. Kaya nga yun, ma'am, kung sabihin kayo din kung mapatawad niya po ako, nangangako po ako na magbabago na po ako. Kung ngayon, kung mahanapan, magbibigay po ako. Kahit anong gusto niyang hilingin. Yun sorry na sa lahat ng nagawa kong pagkakamali ko at sana mapatawad mo ako kung ano man yung kasalanan ko sa'yo. Magbabago na po ako at sana mapatawad mo ako. Mahirap kasi mahirap magpatawad. Pero tao lang ako para magpatawad. Pero ang gusto ko, illegal natin to. Ayoko nang ganito kasi paulit-ulit na lang. Ang gusto ko lang may kasulatan tayong nasa akin yung custody ng mga bata kasi hindi mo sila kaya Hindi mo sila kaya ang mga bata. Alam mo sa sarili mo yan na hindi mo kaya sila pakainin. Gusto ko nasa akin yung mga ano ng bata. Mga anak ko muna magdesisyon sa ngayon, hindi ko pa masasabi kasi yung anak pa ang nagdedesisyon dito, ma'am Pero ma'am, kung kayo po itatanungin, gusto niyo pa po ba na, kumbaga mahal niyo pa po ba itong si Sir Leandro? Wala na po, ma'am. Kasi nawala na paulit-ulit na kasi ma'am hanggang pagsama namin. Ilang patawad na po yung ginawa ko. Sabi ko ma'am, pakawalan ko na sila. Sir Leandro, anong gusto na sabihin doon? Ayaw na bumalik ni Mrs. Kung yun po ang decision niya po ma'am, ano po ang magagawa ko ma'am? Ayaw mong subukan ulit? Wala na yan din yun ma'am. Kasi mahal niya rin yung ano niya ngayon Linamin ko lang, tita mo ba to, Leandro? O tita ni Zen? Ma'am, tita niya po ma'am. Bakit mo ba kasi pinatulan yon si Ma'am Vangeline? Anong pumasok sa isip mo, sir? Mahal po kasi ako sa kanya, ma'am. Hanggang ngayon, sir, mahal mo pa? Opo, ma'am. Sarili mo lang kaligayahan ang inisip mo. Di mo man lang kaming inisip. Di mo man lang inisip mga anak mo. Ang hirap ako dito. Lahat ng trabaho, ginawa ko, pinaratangan niyo ako, kamangatamad na anak mo. Sobra yung ginawa nila sa akin. Alam mo ba yan? Sinichismis nila ako. Simulat sa pulle yan. Hindi
akong tiniis ko yung hirap sa'yo. Lumayo ako para maibigay ko yung magandang buhay sa inyo. Pero anong ginawa mo? Hindi pa ako nagtagal dito sa abroad. Ganyan na yung ginawa mo sa amin. Alam mo ba yun? Sobrang sakit yung ginawa mo. Ma'am, may gusto po ba kayong sabihin dito sa pamangkin niyo? Pamangkin niyo na ito halos, ma'am, no? Hindi, ma'am. O talaga humihingi po ako man sa kanya ng tawad. Kasi patawarin mo na talaga kami kung nagkasala. Inaamin ko naman, kahit sa kanino, inaamin ko na nagkasala kami, sen. Na mapatawad mo kami. Pero kung hilingin mo man sa akin, sen, palayain ko sila yan para sa'yo, gagawin ko, sen. Gagawin ko yan, sen, kaya ikaw din ang magdidimisyon yan. Kung sabihin mo sa akin na palayain ko sila yan, gagawin ko. Pinapalaya ko lang kayo. Wala lang problema. Wala lang problema sa akin. Kasi may sariling mundo na rin ako, kasama yung mga anak ko. Ang gusto ko lang, please lang, tigilan nyo na ako, tigilan nyo na mga anak ko. Dahil nakakaawa ang mga anak ko. Sobrang awang-awa ako sa kanila. Ma'am Vangeline and Sir Leandro, ganito po ano, lalo ka na Sir Leandro, sustentuhan mo itong mga anak mo at kapag sumablay ito, sa tutulungan po namin ito si Ma'am Zenny na makapag-file po ng kaso sa inyo, okay? Opo. Magbibigay po kayo ng sustento monthly or kada quincenas at renta, ito po ay i-coordinate namin sa barangay para magkaroon po kayo ng kasunduan at hindi po pwedeng hindi kayo magbigay. And please lang po, Ma'am Vangeline, tigil-tigilan nyo na din po yung pamilya po, yung mga sulsulero at sulsulera po, na tama na po yung mga panguhusga, tama na po yung mga pagme-message po kay Ma'am Zenny. Okay, ma'am? Okay, ma'am. Oh, sige, okay, malinaw po tayo doon. Ma'am Zenny? Po, ma'am. Oo, wag po kayong mag-alala. Kami na pong bahala. Pagbaba po ng tawag po na ito, i-coordinate na po namin yan sa barangay and we will make sure na magiging consistent po yung pagbigay ng sustento. Wala pong brainwash na mangyayari. Magiging open po yung lines ng mga anak po ninyo at hindi na po kayo guguluhin. Ito pong tita nyo si Vangeline Magas. Okay, ma'am? Opo, ma'am, pero pag hindi po sila tumupad sa pag hindi po tumupad, po, ma'am, sa usapan, sasampahan po natin to ng kaso. Magpadala po kayo ng special power of attorney kung sino po yung representative nyo dito sa Pinas para yun po yung mag-aasikaso ng kaso nyo dito, ma'am. Okay po? Opo, salamat, ma'am. Po, ma'am Zenny, and ingat po kayo palagi, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am, sa inyo. Tulong po. Maraming salamat po, Sir Rafi. Sana tuparin po nila yung mga pangako nila, sir. Alang-alang sa mga anak ko po, maraming salamat po at salamat at nangyari na po ito. Maraming salamat po sa iyo, Sir Rafi. God bless po. Bye, Ma'am Zenny. Ingat po kayo. Okay po, Ma'am. Salamat. Mga kapatid, wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi at meron na po itong 17.4 million subscribers. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel at hindi niyo po namimiss yung mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.